At ito na nga, malapit ng uwian. Pauwi na ako. Yuhu! Ito yun nga mga bae. So, galing na ako sa bahay. So, nakauwi na ako lahat-lahat. And bababa na ako. Titingnan na ako kung dumating na ang aking order. Uy, naglalakad-lakad na. So, titingnan ko na kung meron na sa bahay. Ito na ako. Dumating na aking order. Yan. Aking pagmamadali, guys. Nakalimutan ko yung bag ko. Nakalimutan ko yung bag ko. Nakalimutan ko yung bag ko. Look. Ayun ang bag ko. Babo MJ. Masya, balik na ako sa loob. Guys, bago ang lahat, bago ko bubuksan ang box is, kailangan muna maghugas ng mga daliri. Kasi, madumi ang kamay ko galing ako sa work. So, yan. Muna tayo dito. So, pasensya na kung mahilig ako mag-ayan-ayan. Ayan na naman ako. Hindi naman ako masyadong pagod today. Kaya pwede ako maghugas ng mayag. Ayan, mayag na, hindi masyadong mainit. Maligam-gam. Mga maligam-gam. Kasi, patapos pa lang ang day dito sa tayo. Ayan, and then, tayo ay mag-tissue. Tissue. And then, simulan na natin ang pag-unbox na aming order doon sa Philippine store or kage dito sa Korea. So, nakikita nyo ba ako? Sorry, masyadong malapit or malayo. As long as nakikita nyo naman ang box, okay na siguro yan. So, ito na nga. Sisimulan ko na ang pag-unboxing nitong mga binili namin sa Philippine store or Philippine kage dito sa Korea. Umorder lang kami ng mga namimiss namin na pagkain. Katulad ng sa Jollibee yung spaghetti or yung chicken. Yun lang ang inorder namin. And dinagdagan yata ng asawa ko ng... Hindi ko alam anong dinagdag niya dito. So, bubuksan ko na. Pasensya na at may hanap ako ng photo. Baka tayo ay ni YouTube. Ayan. So, guys, hindi talaga kami masyadong ma-order ng pagkain sa Pinas. Lalo na yung mga galing sa fast food. Kasi, usually, syempre, may delay na tinatawag sa airport or aeroplano. Diba? May time na baka mapanis, masira yung mga items, lalo na yung pagkain. Siyempre, ingat-ingat tayo. So, ganyan sila mag-pack dito. Ayan, naka-styro. Naka-styro na box. Ayan, with this. And, siyempre, with address. And then, ilalagyan nila ng, ayan, ng newspaper para makover. And, guys, this is it, pansit. Ayan, ganito sila mag-pock nandito yung chicken. So, 2 pieces chicken pala siya. 2 pieces chicken kasi ang in-order namin is, open mo natin. Ayan, natin. I hope na nakikita niyo ako. Ayan, open mo natin siya. And, open natin. Pasensya na guys, hindi talaga ako kasi magaling mag-vlog like this. Ayan, so ang in-order namin is 2 pieces chicken worth 12,000 won. Siguro mga, kung ang manan ngayon is nasa 400, manan is 10,000 won, i-convert nyo na lang. Kung ang 10,000 won is 400 pesos, o basta, halimbawa, ang 1,000 is 40 ngayon, o 40 pesos, times nyo na lang yun sa 10,000 won. Ang 1,000 won. Siguro mga, sabihin na natin, mga nasa, hindi talaga magaling mag-explain, sorry. 12,000 won is mga 420. Siguro mga ganun. Ayun, guys.
So, dalian na natin ang mga pagkikwento kasi hindi talaga ako marunong mag-explain. Paulit-ulit lang. Ayan. Ang in-order namin is yung Balyumil yata to na may spaghetti and may chicken. So, naka-separate ang kanyang chicken. I hope na may gravy siya. Ayan. Bumili kami ng 2 set. Ayan. 2 set siya, guys. Ayan. Ayan. Kahapon siya dumating ng gabi. Siguro mga 10 o'clock ng gabi. And then, tinikbe na niya ng hindi ko alam pa nung oras. Ayan. So, ayan. Sana masarap. Parang wala akong nakitang gravy. O, diba? Goods na ito. Ayan. Itabi natin siya. Ayan. And then, what's next? Pampangas best. Ayan. So, parang walang idinagdag ang aking asawa. Ay, wala siyang gravy. Yun lang. Wala siyang gravy kasama. And bumili rin, nag-order din ako ng Pampangas best. Ayan. Yung cheesy franks. I hope na masarap kasi di ko pa siya na tikman. Ayan. Gusto ko tikman. And then, ube. Ayan. May ube siya. So, itong franks na to na order ko siya ng 7,000. Walang dinagdag ang aking asawa. 7,000 won. So, mga 200 something. Kayo na lang. And then, itong tablaya. Kasi bala ko talagang magluto ng chocolate na inumin. Or champurado. Ayan. Tablaya siya galing ng 7,000 won lang din to. Hindi ko alam saan galing itong tableya na to. Oh, Philippines din siya. Sa galing sa Bagong Bayan, Taguig. So, galing sa Metro Manila, guys. So, yun lang. Disappointed lang ako kasi naman, bakit naman po? Walang gravy. Gusto ko po ng gravy. Ayan. And then, yan. Yan lang ang mga laman niya. So, yun lang. Yun lang talagang laman niya. Wala palang nadagdag. Kasi, bakit naman walang gravy? Bakit po walang gravy? Pinagbawal po ba ang gravy? Ay, walang gravy. Oh my G. Yun lang, walang gravy. So, yun lang guys, ang laman nitong box. And, halikayo, kakainin ko to. Iinitin ko na lang, or ganyan. Para, masarap naman siyang kainin. Pero sana may gravy. Eh, pero, pwede na siguro ang mangtumasa, no? Ayan. So, may mangtumasiga kami dito. Ayan. Hindi naman siguro pinagbabawal to, diba? May mangtumas kami. And, siguro magtitimpla na lang ako ng ano. Kasi may lemon naman. Or, ayan. May lemon naman. Gawa na lang siguro ako. Hindi kasi ako marunong gumawa ng gravy. Ayan. Sana naman po, naipasok niyo po ang ano, ang gravy. Kasi dati, may kwento ko lang. Dati kasi umorder kami ng mang inasal. So, yung mang inasal is tuyot na tuyot dumating dito sa Korea. And then, bukod sa tuyot na nga siya dumating dito, lumiit siya eh. Napakaliit talaga. As in, maliit. Eh, sa atin eh, kapag si Nerv yun, di ba malaki? Usually malaki. Maliit lang talaga siya. Parang ganito nga lang yung size nun eh. Nakakaasa yung mang inasal. Papunta dito sa Korea. So, naiintindihan ko naman. Bukod nga dun sa napakaliit ng chicken at saka malambot na. Ang problema ko dun is wala rin yung chili oil. So, ganun siguro talaga kahigpit. Mahigpit talaga. Mahigpit makapasok ng pagkain dito sa Korea. So, ano sa susunod naman po? Makalusot naman po ang gravy ng Pinas. Kasi yun po yung natatakam kami. At ang chili oil ng mga inasal. May nabibili po dito. Kaso hindi naman po pwedeng bumili kami ng malaki. At baka nakaganito. Kasi hindi po ako kita sa camera. Hindi naman pwede bumili kami ng malaking ano, chicken oil dito. Kasi may nabibenta na rin. Kasi alam nga naman, atakihin pa po kami ng high blood. Ay, konting-konting lang po. Mabigyan naman po sana kami. So, yun lang. At kakain na po ako. Ayan na guys. Ito na yung spaghetti ko. So, ito na nga ang spaghetti. So, ininit ko lang siya. Dapat air fryer ko siya. Kaso, tinamad ang lola nyo. Kaya,
inano ko na lang siya dun sa kawali. Kawaling walang mantika para hindi mawala yung lasa niya. Yun ang ginawa ko. At minicrowave ko na lang ang spaghetti niya kasi syempre galing siya ng aeroplano or na-stuck siya ng ilang oras, di ba? Kailangan mo initin. Ayan, ayan. Amoy. Iba talaga kapag galing Pinas na spaghetti. Ano? Iba talaga, iba. Ibang amoy-amoy pa lang eh. Yung chicken. So, ibang-iba. Ay! Sorry. Ayan yung amoy niya. Ayan. Tignan natin. Ang sarap, hotdog pa lang. So, yun lang. Aminin ko ng totoo. Kailangan ko pa talaga siya uli i-microwave kasi, oh my gosh. Oh my gosh talaga. Oh my gosh. Oh my gosh. Matigas pa po ang kanyang hotdog. Ibig sabihin, frozen pa. So, guys, yun lang. And, same pa rin naman ang lasa. Tignan natin. Sarap. Kakamis talaga ang Pinas. So, yun lang guys. Thank you for watching. And, nasusunod ulit mangyayari ulit tong vlog na to sa pagbili-bili namin ng mga pagkain sa Pinas. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!